paka-natural, and then nakaka-glassy skin siya. Ayun, no, glassy skin effect si bakla. So, hindi ko pa rin masasabi sa inyo kung effective to. Tapos, ang mahal pa niya. Ang dami nagkakaroon ng breakout daw dito sa panghilamos na ito. Eh, ito na lang yung gluta. Talagang, napakalakas ng energy, napakalakas ng glutathione niya. Okay, sa pills. Pero hindi na ako nagpipills, guys, ha. Recommendation ko lang ito sa inyo. Yung Quel Palomo recommended. Ayun, mga ganun pala, no? Ito yung sabon. Yung kay Navarro's Bleaching Soap. Diba, ang dami nang gumamit sa inyo nito. Then, naging effective sa kanila. Okay, so in short, ito yung mga skincare products na talaga namang in-stay ko dito sa akin. Pero hindi ko pa masasabi, guys, kung effective to, ha. Kasi nga, inuubos ko pa lang ito. Pero finally, maubos ko na rin siya, di ba? Hi, everyone! So, welcome sa ating channel! Alright, so for today's vlog, ayan, so syempre mayroon po tayo isang video. And of course, this video is about, yes, sa mga skincare products na mga na-review ko this 2021. So, ano yung pinaka-the best ba sa akin? Kasi, sa totoo lang guys ha, nabasa ko kasi ito sa isa sa mga comment nyo. So, parang pumukaw siya ng aking pansin at sabi ko, oo nga naman, ano, bakit hindi ko pala nagagawa ng ganitong content itong ating channel. So, kay Paulo Lee, okay lang ba sabihin ko yung name niya? Pero, syempre, shoutout na din yan. I agree, sa dami ng products na na-review mo, lahat magaganda. So, ano ba talaga ang maganda? Then, magta-try ka na naman ng new product. So, di talaga natin malalaman ang mas maganda at effective. So, sabi ko, oo nga naman, no. So, ayun na nga, today, iisa-isahin natin itong mga products na pumukaw ng aking pansin. Kasi sa totoo lang, oo nga, paano naman yung aking opinion? Kasi, actually, lahat ng mga products review na nakikita nyo dito sa ating channel ay kadalasan mga request nyo. And so far, so good naman silang lahat. Pero may mga ilang-ilan na parang hindi ko siya bet talaga. Pero sige, ipapakita ko sa inyo mamaya, okay? Eto na. Aray ko, ang dami. Ako, nabasag pa ata. Charan! O, diba? Sabi ko sa inyo, madami ito. Okay, so in short, ito yung mga skincare products na talaga namang in-stay ko dito sa akin. At ginagamit-gamit ko siya kasi ito yung mga products na talagang naging okay sa akin. And Quel Palomo's recommended. Ayun, mga ganun pala, no? Okay, so unang-una, una nga tayo mag-ganun. Basta kung ano nila nasa ibabaw. Ayan. Ito yung blackheads removal na talaga namang effective sa akin. Nahihirapan kasi ako dun sa material na parang chani na ginaganon. So, masakit sa akin yon. Tapos, kapag naman strips, parang hindi ko rin siya bet kasi parang hindi siya natatanggal. Pero eto, grabe the best. Ewan ko sa akin ha, sa akin lang. Pero yun na nga ha, disclaimer din. Hindi naman porket maganda sa akin is sa inyong lahat din is okay. So, kanya-kanya pa rin yan kasi nga iba-iba tayo ng skin. Basta para sa akin, ito yung naging okay sa skin type ko sa akin. And my skin type is combination skin. T-zone, oily, the rest is dry. Ano ba yung skin condition ko? Skin condition ko is marami akong blackheads, marami akong whiteheads, tapos may mga dark spots din ako. And then, ano pa ba? Matigyawatin din ako before pero naagapan siya, nawala siya because of pagre-rejuve. Then, I have dry skin din sa aking skin pero naagapan din siya because of the lotions and then by the collagens and gluta. Mamaya papakita ko sa inyo, okay? And ano ba napapansin nyo sa akin ngayon? Pumuputi ba ako ngayon? Nagiging okay ba yung skin ko kasi nga may gluta akong ginagamit? Basta yung mga links about this product is ilalagay ko nila sa description box, okay? Kung saan nyo silang legit na mabibili kasi nga mag-ingat kayo sa mga Japake, okay? Ganyan yung kanyang itsura, tapos may mga mamimili ka kung anong gusto mong butas. Ayan, kung gusto mong maliit na butas, or kung gusto mo naman malaking butas. Ayan. Yan, may design pa yan. Pero yung madalas kong dinipili is ito, yung malaking butas. Tapos, igaganyan mo lang siya. Ayan. So, ang tendency nito, parang hihigupin niya yung skin mo. Ayan o, kita nyo ba? Ayan o, kita nyo. Ayan. Aray! Lahat ng mga blackheads mo ay sisipsipin niya. At magiging ganito yung itsura. Ayan o, diba? Talaga namang hinigup niya lahat ng blackheads ko. Kasi sa totoo lang, sobra talaga akong mag-blackheads. As in, dito yung pores ko, grabe, malaki. At mura lang to, ha? Huwag kayong mag-alala. Alam nyo naman, mahilig ako sa mura na effective. Tayo. Ayan. Okay. Yung kay Bello Underarm Whitening Cream. Kasi tinry ko to and, ay!
And yes, wala na actually itong laman. Ayan, oh, wala na siya. At nahiyang ako sa kanya. Hindi ako nagkabutlig-butlig. And alam nyo naman, tinatry ko yung kay Lux Organics. Okay, di naman yung kay Lux Organics. Ano pa ba mga tinry ko? Yun pa lang naman so far tinatry ko sa underarm kasi nga minimix and match ko para nga sa inyo lahat. So, ang skin type ng aking kilikili, may skin type ba yung kilikili ko? Yung dati kong kilikili is, grabe mag chicken skin, naagapan siya doon sa mga strategy na ginagawa ko. So far, okay na yung aking kilikili. Basta ilalagay ko na lang din sa yung link sa description box kung paano ko napagad yung aking kilikili. Ito. Ah, okay. Alam ko. Oo nga pala ha. Ito nga pala guys, ha, hindi ko isasama dito yung mga favorites ko katulad ni Prestige, ni yung Prestige Lotion, yung Rejuve. Hindi ko muna sila isasama, okay? So, ang isasama ko lang muna rito is yung mga review natin this 2021, okay? So, isa na rin to. Actually, favorite ko to eh. Yung kay Miss Erinns Face Brightening and ito siya sa aking skin today. Ah, diba? Ang ganda. Napaka-natural. And then, nakaka-glassy skin siya. Ayan, no? Glassy skin effect. Si bakla. Diba? Ito lang yun. Kaso nga lang, out of stock siya. So, parang this coming August ata siya. Pero August na ngayon eh. Ewan ko, wala pa rin kasi sa supplier. Basta mag-abang-abang na lang kayo kung meron ng stock. Kasi grabe, ubusan. Kasi nga, ang ganda nga talaga niya, sis. Basta abangan nyo. At yung link ha, basta nandun sa description box. Siguro pang ano ko na to. Pangatlo ko na ata ito. Ayan, and matagal siya maubos, dear. Ayan, so ano siya ha, sa mga first timer dito sa aking YouTube channel, kaka-instant white, instant bright, instant kinis, and instant glassy skin effect. Ayan o, ayan siya sa aking mukha. Yun, kaya gustong-gusto ko ito. And plus, meron tong SPF 50 or 60, plus, kaya gustong-gusto ko rin siya. And lightweight siya. Sa mga oily skin, pwede mo namang patungan ng powder. And of course, yung prices, ito alam ko, magkano ba to? Basta mura lang to. Huwag kayong mag-alala, lahat to mura. Merong ilang-ilang mahal, pero sasabihin ko naman sa inyo kung mahal. Ito ang mga aloe vera gels. So alam nyo naman, ito kay Lux Organics, yung snail gel nila. Maganda pa rin siya actually, at hindi pa rin nagbabago yung kanyang performance. So, ito perfect naman ito sa mga oily skin. Ito perfect sa mga dry skin. Tapos, ito naman perfect sa mga oily skin. Kasi kapag sinabi mochi skin, ay ano siya eh. Yan, i-flush na lang natin. Ayan, ganyan yung kanyang itsura. So, perfect siya sa mga ayaw ng mga glass skin effect na talagang ma-oily ang skin. So, this is the best for you din. And ang good thing nito kasi meron siyang pa-scoop. O, ayan. O, diba? Ganyan yung kanyang itsura. And then, bango. At lightweight tong mga ito. Huwag kayong mag-alala, lahat ng mga recommendation ko sa inyo is lightweight. Tapos, kung naghahanap naman kayo ng mga aloe vera gels din, ito okay din to, si Esfolio. Pero may ilang-ilan daw na hindi sila nahiyang dito. Pero ewan ko, sa akin naman okay naman. Pero ayun na nga, iba-iba pa rin tayo ng skin. At least ito kasi si Esfolio is 100% aloe vera siya. Tapos ito naman yung pure snail nila is 95%. So, ganun din yung itsura. Actually, pare-pareha naman na lahat ng mga gels eh. Ayan, gel type. Ito yung mga roll-on ni Dermid. Yan, gustong-gusto ko tong mga ito kasi mahilig nga ako sa mga parang white flower, mga ganon. Pinakagusto ko dito yung lavender. Nakakalma siya ng iyong pakiramdam and so on. Ano, ilalagay mo siya sa utak mo. Utak. Yan, ganyan. Tapos, sa ilong mo. Sa mga serums, ito talaga yung nagustuhan ko. Yung Miracle Repair ni Lux, saka yung Aqualac. Ito yung serum ni Ann Curtis. Ang ganda nito, sis. And napaka-lightweight lang din niya. At hindi siya malagkit. At okay siya sa akin. Uy, perfect din talaga ha na nag-serum kayo. Kasi nga, si serum is concentrated kesa kaya moisturizer. And ito yung propolis ni Esfolio. Okay na okay din to sa akin. Sa lahat ng mga variant to kasi 'di ba marami silang variant. So ito lang yung parang natira sa akin kasi nga ginagamit ko sila. Propolis Glow kasi is nakakapag-production din siya ng collagen and then kapag may mga acne ka, ayan, nakakatulong din siya. And guys, ha, walang sponsor dito ha, para may mga nababasa kasi ako mo sponsor. Sa totoo lang, lahat ng mga ginagawa ko is walang sponsor doon. So, sinasabi ko naman kung partnership with ganun-ganun, partnership collaboration with that, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, halos itong video ko walang sponsor doon. Siguro, nagmumukha lang sponsor sa inyo kapag nagpapag-giveaway ako. Kasi, ang nangyayari kasi,
kapag kunwari itong brand na ito, na-review ko kasi nga by request ninyong lahat, tapos makikita ng brand na yon. So ang gagawin nila, kukontakin nila ako, mag-o-offer sila sa akin. So ang ginagawa ko, ang kapalit is pag-giveaway sa inyong lahat. Ayan. Para diba give love on Christmas Day, mga ganon. Okay, ah, ito pa pala, yung kay Pons H. Miracle Serum din, nagustuhan ko to. Pero ang dami nagsabi sa inyo, nagka-breakout sila, hindi sila hiyang, halos lahat, as in halos lahat. Pero ako naman, okay naman siya sa akin. Ayun, no, nauubos ko na nga siya, oh. So, kaya ako nagustuhan itong H. Miracle kasi nga, you know, anti-aging. Yun nga talaga, iba-iba pa rin talaga tayo. So, sa lahat ng line ni Pons, ito yung isa kong favorite. At saka si ano? Ito, pinost ko to sa IG ko. Actually, wala na nga itong laman eh. Ayan, o, diba? Nakaka-ano siya eh, nakaka-add-on glow sa makeup mo. Kaya nilalagay ko siya paminsan sa makeup ko. Ayan, o. Diba? Nagkaroon siya ng glow. Meron tong isang shade na perfect sa mga morena. Alright, so next natin is mga panghilamos naman tayo. Ito yung mga panghilamos. At oo nga pala ha, ganito rin yung gagawin natin kasi sa totoo lang hindi pa kumpleto ito. So ang gagawin ko na lang is my top toners 2021. So baka mamaya may magtanong na naman sa inyo, Miss Kel, bakit iba-iba ang ginagamit mo? Actually, hindi naman iba-iba. So, oo, kailangan ko mag-try ng iba-ibang product para sa recommendation ko nga sa inyong lahat. Sa mga panghilamos, ito yung pinaka-favorite ko. Ito yung ginagamit ko ngayon ha, yung kay Prestige Kojic Papaya Pure. Kasi nga, ito maganda. Ito mga parang check ko ha. Natural niyang pinapaputi in a natural way. Tama ba? Kasi pinapaputi niya yung face mo in a natural way. Lalo na kung galing kang rejuve. Tapos whitening set, tapos eto na, eto na yung pang-maintenance mo. Ang dami nga pala nagsasabi sa inyo, ang dami nagkakaroon ng breakout daw dito sa panghilamos na ito. So kasi ang nangyayari, kaya kayo nagkaka-breakout is, basa pa yung ganito nyo, tinatakpan nyo na. So ang tendency, kapag basa, nagkakaroon siya ng microbial or whatsoever, hindi siya natutuyo. So ang gagawin nyo, kapag pagkatapos nyong gamitin, tapos syempre huhugasan nyo tong brush nyo, and then, i-air dry nyo lang. Huwag nyo agad papasakan nito. Ano yun muna? I-air dry nyo muna. Tapos, kapag tuyo na siya, saka nyo takpan nito. Kasi nga, mas maganda yung may ganito dahil nga para sa mga ipis-ipis, sa mga daga-daga. Ayan. Ito yung, ever since hindi pa ako vlogger noon, favorite ko rin talaga to and mararecommend ko pa rin talaga sa inyo ito. Perfect ito sa mga dry ang skin ha. Sa mga oily skin, hindi ko mararecommend to. May kamahalan nga lang, 300 ata ito. Saka ito yung kay Common Loves. Ayan, may kamahalan and okay na okay din to. Alam nyo, nai-inlove din ako sa mga product ni Common Loves. Narecommend nyo kasi sa akin to. Tapos simula nung nagamit ko sila, ayun na, ginagamit ko na siya tuloy-tuloy. Actually, ito pa nga yung isa. Yan o, di ba, nauubos ko na. Nauubos ko na yung isa, yung orange nila. So, ito naman yung ginagamit ko ngayon. And so far, so good din siya sa skin ko. And yun na nga, nai-inlove nga ako sa mga products nila. Saka wala pa ako nakikitang reviews sa Common Loves na pangit na nagka-breakout sila or what. Kaya itry nyo. May kamahalan nga lang. Pero, pwede naman sa mga sale. Ang daming sale. Sa ice naman tayo. Recommend naman ito ng Google. Ayan. Kasi nag-search-search din ako. Nag-aaral-aral din ako about sa mga skincare products na okay. So, itong si Ines Free. Tama ba yung pronunciation ko? Puffiness. Ayan. Yung ma-puff yung mata. Ewan ko ha kung effective siya. Pero nauubos ko na siya. Pero parang meron pa din. Diba? May time na meron, may time na wala. Ewan ko. Pero ngayon, ayun, meron pa rin, diba? So, hindi ko pa rin masasabi sa inyo kung effective to. Tapos, ang mahal pa niya. Nakare-recommend ko sa inyong isa is si Quick FX. Ayan yung color blue. Yan, user ako niyan. Matagal na panahon na. Kitaan ko siya ng changes sa mata ko, ha? Kaso nga lang, ang problema, parang hindi na nga siya nagiging effective sa akin. Kasi nga, na-immune na yung aking mata sa kanya, yung aking pagka-puffiness. So, nagtatry na ako ng mga iba. Yung kay Lux Organics kasi, naubos na. Tapos, eto, gustuhan ko to kasi 360-degree eye care treatment. So, hindi lang dito, pati dito sa taas, kini-care niya. So, ganyan yung kanyang itsura. And, yung kanyang, ayan, o, diba? So, wala lang. Eto, hindi ko pa masasabi sa inyo, pero parang bet ko siya. Kasi nga, parang sa lahat ng mga eye creams na nakita ko, eto lang ata yung merong 360-degree na eye care. Yung iba kasi, eye bags lang. Pero hindi ko pa masasabi, guys, kung effective to, ha. Kasi nga, inuubos ko pa lang ito. Yung kay Common Loves, eto yung pinakita ko kanina.
Ano to ha? Vitamin E na moisturizer na calming light cream. So, kapag marami kang mga dark spots, pero in fairness naman dito, okay siya. Hindi ako nagka-breakout. And ito yung pinaka, dami rin feedback dito na okay sa alright. Microneedle spot cream, kapag may mga tigidong ka dyan na nagbabadya, anuhin mo, kasi lang may kamahalan nga lang to see. So, itatapat mo lang siya dun sa may tigyawat mo. Tapos, may mararamdaman kang chuk-chuk-chuk-chuk-chuk-chuk. Kasi parang ipinapasok niya doon sa skin mo yung laman nito. May mga microneedles. Kaya talaga naman napaka-effective. And then ito kay Calm Leaf by Tarice. Ayan. Kanilang essence water. May kamahalan ata ito. Kasi nagsusulputan na ngayon yung mga toner sa may rice. Kasi sa totoo lang, okay na okay yung mga toners na may bigas. Ayan. Kasi nakakaganda talaga ng balat yun. At nakakatanggal siya ng butlig-butlig. Oo nga pala, gagawa tayo ng separate video dyan ha. Kung paano maagapan, kung paano maalis yung mga textured skin. Kasi before, textured skin din ako eh. Oo nga pala, gagawa pala ako ng top lotion, mga ganon. Hindi ko nasama rito, pero ito muna yung bibigay ko sa inyo. So, hindi porket nag-model ako dito is ipupush ko na ito sa inyo. Totoo lang, hindi sponsor ito. Totoo lang, ang feedback ko sa lotion ni Mama Ann is, oo, maganda. Pero kasi, may mga kanya-kanya kasing category ang mga lotion. Meron kasi siyang instant white. So, kapag nilagay mo siya sa iyong skin, kakaroon din ng white effect. Pero, hindi siya yung totally, boom, wow, mga ganon. Perfect din to kapag sa mga mild lang, yung gusto mo lang na may konting pagbabago sa skin mo, mga ganon. Pero at the same time, nakaka-moisturize siya, ha? Ang ganda ng moisturization niya and napaka-bango. Saka ito kasi, ang mura niya kasi. Saka at the same time, meron itong SPF 50 and lightweight siya. Yun din yung pinagmamalaki niya, lightweight siya actually. And yung kanyang itsura, ayan. O, diba? So, depende pa rin talaga sa inyo yun, ha? Sige nga, mag-lotion tayo. Di pa nagla-lotion. Okay, next natin is... ito yung kay Miga B. Sa lahat ng variant nila, ito yung pinaka-isa sa nagustuhan ko. Kasi sleeping mask siya. Tapos may whitening effect din siya plus anti-wrinkle. So, diba sabi ko naman sa inyo lagi, kapag habang natutulog tayo, kailangan may mga skincare products tayo nilalagay kasi doon nagpapahinga at nagre-regenerate yung ating skin. Sleeping mask lang siya na okay, kaso nga lang may kamahalan kaya di ko na lang muna sa inyo marirecommend to. Pero maganda to dun sa mga may pera. Sa mga nagtitipid, ito. Yung kay Snail White Icy Mask. Ay, die! Kasi paminsan, di ba, kapag tipid days ako, tapos naubos na yung skincare products ko na mga mamahali. Ito yung ginagamit ko. Uy, maganda to ah. Promise. Para siyang chinchangso. Ganon. Pero magandang version naman to ng chinchangso. Huwag naman kayong ano. Okay, kakunti ng pakunti. Ay, ito na lang yung gluta. So, this is Aqua Skin na gluta. Ito yung tinatry kong gluta ngayon. Kasi meron siyang collagen, glutathione, pearl powder, and acetylcysteine. Ewan ko, yun ang pronunciation. Tapos, na-amaze ako dito kasi ngayon betadine test na ginawa ko before. Talagang, napakalakas ng energy, napakalakas ng glutathione niya. Unlike doon sa mga ibang gluta na betadine test ko na hindi masyado agad umipek sa betadine test. So, ito so far yung ginagamit ko. And this is my skin. Mag-comment nga kayo kung okay ba siya. Pansin ko naman dito, parang hindi ako tumataba sa aking katawan. Ayan o, diba? Hindi ako tumataba, diba? Kaya, basta i-update ko kayo, guys, sa about this glutathione. Saka, this is made in Japan at pwede rin to sa may mga picos. Basta maganda, magandang benefit niya to. Kaya, napili ko rin tong gluta na ito. Okay, sa pills. Pero hindi na ako nagpi-pills, guys, ha. Recommendation ko lang ito sa inyo, yung kay Marvelon Pills. Pero hiyangan lang, ha. Okay, iba-iba pa rin yun. Hindi porket okay sa akin, to is okay na rin sa'yo. Sa mga face mist naman, ito pa rin yung kay Lux Organics Hydro-Firming Mist. Kasi nga, pampa-firm. Tapos, ito, kaso nga lang may kamahalan ito. Yung Nutrisneal Daily Soothing Mist. Maganda siya. Ayan. O, diba? Bagong, actually, bagong purchase ko ito. Ito yung sabon.
yung kay Navarro's Bleaching Soap. Gusto ko pa rin to. Pero yun nga pala guys, may i-open ako sa inyo. Wait nga lang. Diba ang dami nang gumamit sa inyo nito? Then naging effective sa kanila, pero may mga ilan-ilan na hindi naging effective. So parang nagpa-plano ako ng gumawa ng sarili ko. Ay! Nagpa-plano pa lang naman, pero natatakot pa rin ako kasi baka mamaya walang sumuport sa akin. Okay, mag-alala kasi yung ilalabas nating soap, pero hindi pa ngayon yun ha. Matagal na matagal pa kasi nga, tinitingnan ko talaga siyang mabuti, kung maganda pa siya or what. Syempre, ayoko mapahiya sa inyo. So, yung soap na yun is parang ang mangyayari, daily skincare nyo na, daily soap, mga ganon, after nyo mag-Navarro soap. Kasi yung iba, ano yung after na gagamitin? Kasi diba, syempre, kapag nag-Navarro soap tayo, pangit din naman siya maging daily or everyday as in yung pang matagalan mong gagamitin kasi hindi rin maganda kapag nag-exfoliate tayo ng skin pang maintain sa Navarro's bleaching soap. Mag-comment kayo guys ha, kung susuportahan nyo ba ako or what, kasi pag minsan naiiyak ako, baka mamaya walang bumili, baka mamaya walang sumuport sa akin. Wala lang, napanghihinaan lang ako ng loob, pero sabi nga ni God, no fear. Kasi kapag natatakot ka, si Satan daw kasi yon kapag may takot kang nararamdaman. So, dapat magtiwala ka lang kay God. Comment na lang kayo ha, kapag gusto niyo lang. Pero pag wala nag-comment, wag na. Cancel na natin yun. Ito rin yung pinaka nagustuhan ko kay Pons, yung kanilang cleansing balm. Ang ganda nito. Katulad nito, ang hirap alisin niya. Pero kapag nag-cleansing balm ako, isang tsuktsakan, tapos wet wipes. Tapos ito naman yung Groniella, yung ginagamit ko sa hair ko, kaya parang kumakapal-kapal na rin yung aking buhok. Kaso nga lang, ang baho nito sa ulo ko. Ewan ko ha, ako lang ba, or ikaw, ganun din ba? O baka naman ako lang, mabaho lang talaga yung ulo ko. Pero effective kasi siya sa akin, ayan, naubos ko na siya. Kung mga tutsyang, ayan na. Epekto ni Groniella yan. Dayonat, alam nyo na, hindi na ako mag-explain si Dayonat pa rin. 3 times extra brightening effect. Ito yung sunscreen na kapag pagkatapos mong mag-rejuve, ito yung pinakagustong-gusto ko rin kasi nga, nang problema ako dati kapag nag-rejuve ako, ang liit ng ano nila, ng sunscreen nila. So, buti nila si Prestige may pag-anetouch na. Miss Erinns na scrub. Ito yung pinaka sa lahat ng variant nila. Ito yung pinaka gusto ko. Yung kanilang tea tree. Meron itong mental effect na talaga namang. Ayan, no, tinan nyo na. Ano ko na. So, paminsan magganto-ganto kayo para mawala yung pagka-stress nyo. Ito yung bago nung Lux Organics. Yung shower cream nila. So, once ko pa lang naman to na-try, sa lahat ng variant nila, ito yung pinakagusto ko. Ito yung kanyang itsura. Ayan. Meron itong aloe vera, snail, milky mucil, and meron din itong kojic acid. So, pampapote, sis. Okay, tapos sa bento night nga pala yung kay Miss Erinns. Bumabalik-balik pa rin ako dito. Pero yung kay Lux, okay din ha. Pero wala lang, bumabalik-balik. Kasi nga may mental effect siya, saka ang ganda niya sa skin. Uubos ko na rin siya, ayan no. Yung hair care nila. Bumabalik-balik pa rin ako dito kay Argan, pati yung kay Hermeo, kaso lang naubos na kasi siya. 1 year ko na ata ito. Pero finally, maubos ko na rin siya, di ba? Ay, ubos na nga. Uy, isang gamitan ko na lang to. Yan, bibili na ako ulit. Kasi nga, bumabalik-balik ako sa kanila dahil ang tipid niya, girl. Ito yung mga skincare product na hindi ako nahiyang. Pero binigyan ko sila ng chance, lahat-lahat. Pero wala talaga as in. As in, sumuko na ako. So, ito yung isa yung toner, ito yung serum, tapos ito yung parang whitening cream. Parang ang ganda nga nito, pero hindi talaga ako nahiyang. May 3 times whitening effect pa siya. I'm so sorry. And, ang dami niyan. O, diba? Actually, padala ito sa akin ng brand. Kaso nga lang, syempre, totoo ko sa inyo na hindi talaga siya nahiyang sa akin. At yung iba rito, pinag-giveaway ko na. And, ito, siguro ipapag-giveaway ko na lang ito lahat. Kasi, nag-a-update pa ako dun sa brand kung anong gagawin ko dito. Kasi, dapat meron itong pag-giveaway. Kaso nga lang ang mangyayari, magiging sagot nyo yung shipping fee. Eh, walang sumasali. Basta nasa ano ko, nasa IG ko, sa highlighted. Tama ba sa mga ganun factor? Ayan, kung gusto nyo, sumali kayo. Pero ha, syempre hindi naman porket hindi hiyang sa akin ito. Kasi hindi na rin hiyang sa inyo. Kasi this is made in Korea. Saka ano, maganda siya actually oh. Ang ganda ng mga ingredients niya at yung kanyang benefits. Pero guys, ha, gagawa pa rin ako ng separate video kung ano yung best hair care sa Watsons, best toner, best glutathione. So, alright. So, that's all. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo itong video na ito. And sana malaki ang naitulong ko sa inyong lahat. So, don't forget to thumbs up this video. And of course, share nyo sa mga friends mo. Kung hindi ka pa nagsubscribe, make sure to subscribe ka na dito sa ating channel. Subscribe nyo rin po sa bla natin channel. Quel Palomo Vlogs. Pitin nyo po ang bell button para mayroon bago video. Alright, guys. So, thank you so much for watching. See you again in my next video. Bye!